bukas ng ekonomiya ang nakikitang solusyon ng Malacañang para mapababa ang bilang ng mga nagugutom sa bansa. Batay kasi sa survey ng SWS o ng Social Weather Stations, 7.6 million na pamilya ang nakaranas ng gutom ngayong third quarter ng taon. May report si Sandra Aguinaldo. Siya si Sally Silo, single mother, tindera ng sampagita at bottled water sa labas ng Quiapo Church sa Maynila. Masaya raw siyang nakabalik na sa pagtitinda nang nalagay sa ilalim ng General Community Quarantine ang Metro Manila. Pero naluluha pa rin kapag naaalal ang hirap na sinapit sa mga nagdaang buwan na halos wala siyang kita para buhayin ang kanyang dalawang anak. Lalo na yung maliit ko, humingi ng gatas kasi dumididi pa siya. Bukas bibigyan kita ng gatas, gagawa tayo ng paraan para makakain tayo. Natulog sila pero umiiyak po ako kasi hindi ko, ngayon lang nangyari sa tanang buhay ko yung magutuman sila. Ngayong buwan na ito lang, nabisita pa namin ang pamilya. May kanin nga sila sa tanghalian pero sinabawan lang ito ng kape. Chichirya naman ang ulam ng bunsong 5 taong gulang. Mas mabuti na raw ito kesa noong Abril na 2 araw silang gutom. Hindi nag-iisa ang pamilya ni Sally. Sa National Mobile Phone Survey ng Social Weather Stations o SWS, may 7.6 million household na nakaranas ng gutom dahil walang makain nitong nagdaang 3 buwan. Ito na raw ang pinakamataas na hunger incidence sa record ng SWS, 7.6 million households mula July hanggang September. 5.5 million families dito ay nakaranas ng moderate hunger o naggutom ng 1 hanggang 1 beses. May 2.2 million families naman na nakaranas ng madalas o palagi ang kagutuman sa nasabing panahon. Mas mataas ang resulta ng survey ngayon kesa noong July kung saan 5.2 million Filipino families ang nakaranas ng kagutuman at noong Marso kung saan 4.2 million Filipino families ang nakaranas ng involuntary hunger. 1,249 adult Filipinos ang sinurvey mula sa Metro Manila, Balanse Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa SWS, tumaas ang kagutuman sa mga lugar na ito. Para masukat ang socio-economic status ng mga ito, pinagbatayan ang kanilang narating sa pag-aaral. Pinakamataas ang overall hunger sa mga household na hindi nakatapos ng elementarya. Kasunod ang household na nakatapos ng elementarya at junior high school. Pinakamababa ang hunger sa mga respondent na college graduate. Kaya ang Department of Education, ipagpapatuloy raw ang kanilang feeding program sa kindergarten at elementarya. Pero imbis na sa eskwelahan, plano nilang magbahay-bahay, katuwang ang kanilang partner organizations. Alam naman daw ng Malacañang ang hirap na maraming Pilipino kaya sinisikap ang tuluyang pagbubukas ng ekonomiya. Nakakalungkot itong balitang ito. No? At kaya nga po tayong nagbubukas ng ekonomiya para mapababa yung mga numero, lalong-lalo na ng mga nagugutom. Ito po ang dahilan talaga kung bakit yung mga karpintero, mga drivers, mga konduktor, yung mga limited pang mga transportation, sila po talaga ngayon siguro ang nakatikim o naka-experience ng kagutuman. No? Pero kailangan daw ng kooperasyon ng lahat. Pakiusap po ng lahat namin, ng gobyerno natin ngayon sa lahat. No? 7 buwan na po tayong nabubuhay na nandiyan ng COVID-19. Mabait naman po ang Panginoon sa atin. Karamihan ng mga kaso ay mild asymptomatic. 1.7% mababa po yan yung ating death rate. Ang pakiusap natin, pwede naman pong magtrabaho habang nandiyan ang COVID-19. Sandra Aguinaldo, GMA News.